guys, welcome back to my channel. It's me, Giselle Salcedo. So, andito tayo guys ulit para mag-share ng kaalaman. Kaalaman about sa YouTube. So, gusto ko lang mag-share ng video kung paano mag-start sa YouTube or paano gumawa ng YouTube channel. So, ayun guys. Mayroon ako ditong kodigo. Ayan, nakasunod siya dito. Kasi para hindi ako malito, i-explain, at saka para masabi ko yung mga dapat kong sabihin. So, ayun guys. Don't forget like and subscribe to my channel. So, ayun, para ma-update kayo sa mga bagong video ko. So, pasensya na kung ngayon lang ako ulit nakapag-video dahil masyado akong busy at saka, ayun. So, ayan, ito yung time ko ngayon at ako'y ganado kasi soon i-explain ko sa inyo, gagawa ko ng sunod na video para dun kung bakit na-inspire or at na-motivate ulit ako ngayon. Okay, so ayan, i-share ko na sa inyo guys, paano ako gumawa ng sarili kong YouTube channel. So ayan, step by step, paano magsimula sa YouTube or sa YouTube? So ayun, gusto mo ba na mag-start? Or nag-iisip ka na na mag-start? Huwag mo nang pag-isipan kasi dapat gawin mo na, as in now na. So ayun, dapat gawin mo na kasi sayang yung oras, yung time at yung opportunity na pwede mong makuha kay YouTube. So ayun, paano nga ba mag-start? Gumawa ka ng Gmail account mo. So ayun ang ginawa ko, gumawa ako ng Gmail account ko, pumunta ka sa YouTube at mag-create ka ng account. So ayun. So, madali na naman gumawa ng account basta may Gmail ka. Punta ka lang sa gmail.com. Tapos, may register doon. I-register mo lang yung name mo, yung email address na ginagamit mo. Kasi yun yung i-a-apply mo kay YouTube channel. So, ayun. Kapag nakagawa ka na or nakapag-create ka na ng Gmail account mo, punta ka sa YouTube channel, then ilog in mo doon or sign in mo doon yung ginagamit mong Gmail account. Kasi doon din magme-message sa inyo si YouTube channel. Okay guys? Then, mag-create ka ng sarili mong name. So, kung ako sa inyo, ang gawin nyo is yung unique. Kumbaga, or yung mas madaling hanapin. Huwag yung Jejemon, guys. Kasi, mahirap i-type or mahirap tandaan ng mga tao. Magbigay kayo or mag-name kayo lang sa YouTube account nyo. Kahit naman anong pwede, kahit anong name. Pero, maisasuggest ko is yung mas madaling i-type, mas madaling hanapin ng mga tao, yung pangalan nyo, yung matatandaan kayo. Kagaya na lang nung sa akin, kasi yung YouTube channel ko is Giselle Salcedo. So, yun lang naman yung name ko, as real name ko, hindi yung ginamit ko sa YouTube channel ko. Para hindi rin ako mahirapan at hindi rin mahirapan yung iba na mag-research or mag-search sa akin. So, ayun guys. At yun ang huwag niyong kakalimutan yung channel description niyo. Okay guys, makikita niyo doon kapag meron na kayong YouTube channel. And then, pangalawa, kailangan mong mag-create ng content. As in, magandang content. So, ayun guys, kagaya natin sa mga baguhan, kagaya kong baguhan. Maisasuggest ko, siguro mas maganda na gumawa ka ng content na madaling hanapin ng mga manunood or mga viewers mo. Kagaya na lang ng how to create or how to make, ganon, or paano
yung mga ganong content, yung madaling hanapin. Kasi, yung may sasuggest ko yun, kasi yung ginawa ko is nag-daily vlog agad ako. So, yun, walang masyadong nanonood dahil hindi pa naman ako ganon kakilala. So, hindi pa ano yung name ko para maraming makapanood or maraming maghanap. Kaya, ang maganda, ang gagawin yung content is yung makakatulong sa mga viewers mo, yung makakakuha sila sa inyo ng mga impormasyon na makakatulong sa kanila. So, ayun guys, yun ang mas madaling hanapin. No? At yun, pwede naman kayong mamili ng gusto nyong content. Kagaya nung ako kasi nag-start ako, nag-daily vlog ako kasi nga na-inspire ako, na-motivate ako. So, ayun yung una kong ginawa na wala masyadong viewers kasi hindi nga ako kilala. So, pangalawa, nag-review ako ng product. So, hindi ko rin masyadong tinuloy yung pag-review kasi syempre, kapag nag-review ka ng mga makeup, kailangan mo ng... So, ayun. Yun ang hindi ko na ituloy kasi nga walang budget. So, ayun. So, nagawa ko ng ibang content. Mukbang. So, ayun. Mukbang, eh kasi hindi naman talaga mukbang na talagang yung maraming pagkain na talagang patok sa mga tao. Kasi, diba, ang mukbang is dapat yung pag maraming-marami tapos mauubos mo. So, ayun. Sa akin kasi yung kung ano lang yung kinakain ko, yun yung sinishare ko tapos nagkakwento lang ako. So, ayun, may mga nanonood naman, pero hindi ganun kadami, di ba? So, ayun. Kaya, yun, kung gusto nyo na mas maraming makapanood sa inyo, mas madaling mahanap yung, or mas gusto nyo mas mabilis, or mas madami kayong viewers, yung mas madaling content, or yung mas makakatulong sa mga manonood. And then, yun. Pwede mga beauty vlogs kasi makakatulong sa kanila yon sa pampapaganda. Okay, di ba? Tapos, yun. Kasi yung daily vlog, hindi rin siya... Para sa mga baguhan na, hindi kasi ano na yan, mag-daily vlog ka agad kasi hindi ka pa naman ganun kakaila. So, ayun, ulit na tayo. And then, sino ang gusto mong manunood sa'yo? Di ba? What, who, why, where, and when. So, meron tayong limang W. So, what? What? Kunyari, ano yung gusto mong gawing content? Nasa sa'yo na yun, kung gusto mong mukbang, beauty vlog, daily vlog, makeup vlog, mga travel vlog, or kahit anong vlog, or mga video na makakatulong paano sa YouTube gawin, sa pagkain, paano magluto, yun, etc. So, ikaw na yung bahala. Ikaw na yung magde-decide kung ano yung gusto mo i-content. At yung pangalawa, who? Sino yung mga taong manunood sa'yo? Pero syempre, kung yung gagawin mo is yung beauty vlog, siguro mga 18 pataas yung mga manunood sa'yo. Tsaka, karimihan kasi is babae, di ba? Pag daily vlog, kapag sa pagkain, kahit naman sino pwedeng manood sa'yo. So, meron nakalagay doon na age limit kung sino yung manunood sa'yo. Nasa sa'yo, ikaw yung mag, ano sa settings nun, meron nun sa channel mo, makikita mo yun. Pangatlo, why? Bakit? Why? Bakit mo gustong gawin to? Syempre, may dahilan ka. Dahil ay inspired ka, gusto mong makapag-motivate yung iba, gusto mong makatulong, gusto mong mag-share ng gusto mong i-share. So, ayun. Where? Saan mo gagawin? Or saan mo gaganapin? Sa akin, una kong ginawa yung nasa mall kami. Kasi mahilig kami lumabas-labas na ng family. Mag-grocery, gagala. So, ayun. Naisipan ko na yung mag-video. I-video yung daily vlog. Araw-araw na ginagawa namin. Tapos, ayun. Yung kagaya, eto, yung ginagawa ko. Dito lang ako sa kwarto.
At nasa likod ko ang cabinet ko. So, ayan. Kahit saan mo gawin, kahit saan mo gustong gawin, as long as yung sinasabi mo, maiintindihan ng manunood sa'yo. At saka hindi maingay. Kasi syempre kapag may maingay, distraction, hindi masyadong maiintindihan yung sinasabi mo. So, ayun, dapat sa tahimik na lugar, kung gusto mong sa tahimik na lugar, sa basta naririnig or naiintindihan yung sinasabi mo. So, ayun. At yung panglima, when? Kailan mo gagawin? Diba? Syempre, kapag nag-decide ka na gusto mong gawin, dapat now na. Diba? Now na. Ayun. So, ayun. Dapat ngayon mo na gawin. Kasi, para hindi masayang yung oras at yung panahon. Paras lang ito. So, ayun. Kaya kung ako sa'yo, now na. And then, yung kasunod is yung filming equipment. So, ayan. Ako, ang ginagamit ko lang is yung phone ko. Nag-start akong mag-vlog. Ang ginamit kong pang-vlog, pang-vlogging is yung A5S. So, ayun. Kung nakikita niyo yung video ko, noong unang video ko, A5S yung cellphone ko noon. So, ayun. Basta meron kang camera na magagamit na maayos, pwedeng-pwede ka nang mag-start. Pwede kang, basta may phone ka na may camera, maayos ang camera at audio, video ng camera ng phone mo, pwede ka nang mag-start. Pangalawa, tripod. Kasi mahihirapan ka kapag wala kang tripod. Kasi kapag yung hawak-hawak mo lang yung camera mo, habang nagsasalita ka, nakakangalay, nakakapagod din. So, ayun, kagaya nito, kailangan kong gumamit ng tripod kasi nakaupo ako. So, pero kung nasa labas ako, nasa mall or daily vlog yung gagawin ko, hawak ko lang doon yung cellphone. Pero may tripod ako na biniling maliit. So, ayun. Or mag-improvise kayo ng pwede nyong gawin kung talagang wala pang tripod. And pwedeng isandal mo sa lagayan ng yung hindi matutumba, yung hindi yung maayos pa rin yung pagkakakuha ng kamo. Dati ganun ang ginagawa ko nung wala pa kaming tripod. Yun, kaya gawa lang kayo ng improvise para lang makapag-video kayo ng maayos. So, ayun. At yung lighting. Yun. Ako, bumili kami nitong tripod. Una kong biniling tripod is yung, yung hawak lang, yung maliit. Wala yung ring light. Tapos, bumili kami nung tripod, na tripod talaga, pero wala rin siyang ring light. Kaya lang nasira siya. So, ayun, nag-decide si daddy na bumili ng tripod na may ring light. Kasi namura lang to eh. Nasa 1,000. So, ayun. Yun ang, ito na ngayon yung ginagamit namin hanggang sa meron na kaming ring light. So, ayun. Unti-unti lang guys, kapag wala pa, kahit na hindi pa ganun kaano yung gamit nyo, pero kung may phone kayo na pwede nyo magamit ng video, pwede na yun guys, mag-start na kayo. And then yung audio dapat maganda, malakas at malinaw yung pagsasalita nyo. Okay? At yung background, yun, yung unang is yung background. Kasi, syempre, mas maganda kung mas aliwalas or mas malinis yung nasa likod mo. Kasi, syempre, pinapanood ka ng mga tao, diba? So, ayun, para hindi masyadong distract ang mga manonood sa'yo. So, ayun. Kaya, ayan. Pinili ko dito sa aking cabinet kasi medyo maganda yung niya. Pagka-brown, tapos may white, diba? And then, guys, video creator. Ang ginagamit ko kapag nag-e-edit ako ng video ko, dati yung Filmora, Wondershare Filmora,
Tapos, in-upgrade ko siya kasi mabagal yun eh. Mabagal yung pag nag-e-edit ako, tapos kapag i-transfer ko na siya sa, yung i-ano na siya para, yung tapos na yung ma-edit, tawag dun, para mabuo na yung pagka-edit mo. Nasa dulo lang dila ako, hindi ko masabi. So, ayun. Tapos, in-upgrade namin sa Wondershare Filmora 9. Ayan, sobrang bilis. Sobrang bilis at sobrang dali lang gamitin ang Filmora Wondershare Filmora 9 ang ginamit ko. At yung gamit kong pang-edit ngayon, yun pa rin yun. And then, yung pang 4 is uploading videos. So, ayun. Siyempre, unang-una, title ng videos mo. Kung ano yung madaling hanapin or magandang i-title. Nasa sa'yo, ikaw naman yung choices mo yun kung ano yung gusto mong i-title sa magiging video mo. Then yung tags, huwag yung kakalimutan yung tags. Alam niyo ba noon, unang video ko, syempre hindi pa ako, hindi ko pa gamay, hindi ko pa alam na kailangan pala may tags, na kailangan mo pala siyang lagyan kasi kapag sinerge siya, makikita at lalabas yung mga video mo na malapit doon sa sinesearch nila. Kasi kapag nag-upload ako, pamagat, tapos wala na. Hindi ko kasi alam saan ilalagay yung tags, yung may hashtag. Tapos sa baba yun ng description, channel description mo. Dapat hindi mo kakalimutan yan. And then, dapat maganda yung thumbnails mo. So, ayun. Minsan nag-upload ako noon na wala akong thumbnails. Kumbaga yung video lang na yun. Walang masyadong ka-effort, diba? Eh, hindi ko rin alam na kailangan pala yun. Kasi syempre, kapag nakita yun ng mga tao yung video mo, ikiklik nila yun. Kasi, lalo na yung kung maganda yung pagkaka-thumbnail mo. Pero dapat, totoo, yung nasa thumbnails mo, hindi yung pag inopen nila, hindi yun yung pamagat dun sa sinasabi mo. So, ayun, ma-disappoint yung mga manunood sa'yo. Kaya, dapat, kung ano yung thumbnails mo, yun din yung magiging laman nung sasabihin mo or nung content or nung video mo. Para hindi sila mainis sa'yo. So, ayun. At, yun, yung iba hindi nila masyadong inaano yung intro at outro. Kasi nga daw, pampadagdag, kumbaga, parang nakaka-boring doon yung iba. Pero, may sasuggest ko, kasi ako, mas naano ko sa intro at saka sa outro. Kasi, syempre, ipinipresent mo yung video mo, dapat maganda. Kumbaga, yung pag-click pa lang nila, hindi agad yung nagsasalita ka na, hi, hello guys, yung ganun. Parang medyo boring na kasi, di ba, kapag ganun, nagpakilala ka agad. So, ayun, mag-effort kayo guys na makagawa kayo ng intro at outro kasi yun yung isa sa mga nagpapa, wow, ang ganda naman ng intro nito, di ba? Yung parang maingano sila na manood sa'yo, parang maganda siguro yung sasabihin nito, di ba yun? Kahit doon, maka one point pagtingin ng intro mo. At saka ng outro mo. Ako talaga meron ako ng outro at saka intro. Pero sobrang maiksi lang. Hindi ko siya hinahabaan. Huwag niyong siya hahabaan kasi masyadong boring na yun kung hahabaan niyo. So, yung mga ilang seconds lang na mapapanood nila. Okay na yun. Madagdag mo lang sa minutes ng video mo. So, ayun guys. And then, yung pang 5. Yung requirements to partner with YouTube. So, ayun. Last year pa daw, ang old na requirements kay YouTube is 10,000 views. Pwede ka nang maging partner ni YouTube. Pero nung 2019, nagbago yung requirements ni YouTube at ito ay naging 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. So, ayun. Doon din ako nahirapan, sa totoo lang. Doon ako nahirapan sa watch hours na yun.
So, ayun. And then, dapat nyo siyang ma-hit. So, ayun. Paano nga ba ma-hit yung 1,000 subscriber at yung watch hour? Dapat po tuloy-tuloy yung pagka-upload nyo. Kahit hindi naman everyday, siguro pwede naman every other day. Or basta sa loob ng isang linggo, meron kayong mai-upload na may papanood ng tao. Kasi isa yun sa makakadagdag ng mga pwede mong maging subscriber at yung watch hours mo. So, ayun. And then, yung pang-anim. Kumikita ba ang mga vlogger? Oo naman, yes. Oo naman, yes. Kasi makikita niyo naman yan sa YouTube kapag nag-search kayo paano kumita, magkano ang kinita ng magkano ang kinita kay YouTube. So makikita niyo yan na may kumikita na. Pero kailangan niyo ng mga ito. Kailangan niyo ng Google AdSense pin na para ma-confirm or confirmation na kayo yung may-ari nung channel na yun. At yung sponsorship at yung, ang tawag dito, yung brand deals. Yung, hindi ko pa kasi alam yung ganun kasi wala pa naman ako ng sponsorship at saka wala pa nakikipag-brand, wala pa akong ka-brand deals na ganun na yung nag-o-offer, wala pa. So, hindi ko pa siya na-i-experience. Sana soon. Ayun, sana soon. And then, yung pang-7, how to gain a subscriber. Ayun nga, upload consistent. Tuloy-tuloy lang, hindi man araw-araw, pero sana every other day or hindi ka dapat mawawalan ng upload sa loob ng isang linggo. So, ayan, nasa sa'yo na yun kung paano mo gagawin. Pero, mas maganda is tuloy lang. Ayun. Kasi, mahihit mo rin yung 1,000 subscribers na yan. And then, pang-8, tips and advice. Yun. Yung maging ikaw at yun, tawag dito. Maging ikaw kung ano ka. Ano ba talaga? Kung ano yung gusto mong gawin. Kung ano talaga yung nasa puso mo. Yun ang sundin mo. So, ayun. Siyempre, dapat maging totoo ka. Maging honest ka sa mga nanonood sa'yo. Kung ano yung mga ginagawa mo. At, yun. Huwag kang mag-focus sa kikitain mo. Kasi guys, matidisappoint ka lang. Ayun. Ako, na-hit ko ang 1,000 subscriber at 4,000 watch hour ng isang taon. So, ayun, di ba? Pero tinuloy ko pa rin. At hanggang ngayon, tuloy pa rin ako. At ayun, kaya meron akong ads ngayon sa aking YouTube channel. Pero hindi pa ako sumasahod, guys. Kaya yan ang aabangan nyo sa susunod na upload at video ko. So, ayun, guys. Thank you. Sana po nakatulong ako at nakatulong ako na ma-motivate kayo at madagdagan yung pag-asa nyo na ituloy si YouTube. Kasi mas maraming opportunity na pwede nyo makuha. So, ayun, guys. Bye-bye. Thank you for watching.